Magandang umaga sa inyong lahat and welcome sa aking channel. Dito sa video na ito, guys, i-share ko sa inyo ang dalawang paraan na natutunan ko paano kumita ng pera sa paglalaro ng Ragnarok Origin. So guys, pwede nyo itong gamitin once na maglabas sila ng bagong server or ang pinaka the best time or pinaka ideal talaga na gawin ito para sa akin is kapag dumating na ang Ragnarok Origin sa Pilipinas. Or in other words, meron ng Ragnarok Origin C. Maybe 2 years? Hindi natin sure. Pero for sure, napakadaming market nitong ituturo ko kapag lumabas na ang C. Kung dito pa lang sa Korea server nagkakaroon na ng bentahan, nauubos pa minsan ang supply, yung mga nagbebenta, how much more pag nagkaroon na ng official C server ang Ragnarok Origin. Okay, so guys, simulan na natin. Una, ito ang unang paraan at ito ang pinakamadaling paraan. Ang unang gagawin mo lang, gagawa ka lang ng Gmail mo and make sure dami Gmail yon. Gagawa ka ng novice character at hindi mo na kailangan ipa-level ng ipa-level. So kahit novice lang, pwede na yun. Di ba? Madali lang. So ilalagin mo lang siya tuwing nagkakaroon ng ayuda or ng pamigay ang devs ng game. Base experience ko dito sa server, sa Korea server, halos araw-araw, hindi naman exactly araw-araw, pero lagi-lagi ang pamigay dito ng mga developers. Lalo na kapag may bagong server na binubukas. Kaya sulit na sulit talaga kung meron kang madaming account na tagasalo ng mga gantong ayuda. And then after a weeks or months, lalo na pag nagkaroon na ng hype ang game or ang server, ang mga tao ay nahihikayat na maglaro. Gusto na nilang sumali at maglaro din. So imbes na gagawa sila ng bagong character, mas gugustuhin nila na bumili ng isang novice account na mayroong kompletong ayuda na natanggap mula day 1 ng server. And dito tayo papasok, guys, sa oras na ito. Dito tayo kikita ng pera. So itong unang paraan, magandang investment din talaga to. So guys, don't forget, gumawa ka ng maraming novice account. Pangalawa, ito ang pangalawang paraan, pero ito medyo kailangan ng extra effort. Kasi, the same din, gagawa ka ulit ng dummy Gmail mo, pero this time, kailangan mo na siya medyo pa-level upin. Kasi gagawa ka ng tinatawag na alt farmers. At ang pinakatrabaho nitong account mo ay ikaw ay mag-grind ng mga materials na kailangan ng mga players para buuin yung kanilang mga gamit. Based sa experience ko, ang mga players ay bumibili ng mga materials na kailangan nila gamit ang totoong pera. Oo, totoong pera, guys. Lalo na sa early days ng server dyan mabenta. Marahil may isip mo, bakit? Tamad ba sila mag-farm? Of course, hindi. Ang pinaka-reason dito, guys, kasi dito sa Ragnarok Origin, meron ka lang limited time every day para i-farm yung mga materials na kailangan mo. Kumbaga parang Ragnarok Eternal Love. That's why kahit magsipag ka sa isang araw, hindi mo basta makukuha lahat ng gusto mong materials sa isang araw. Kaya yung ibang players na nagmamadali, lalo na sa early days ng server, bumibili sila gamit ang totoong pera. Okay, so next question. Paano mo ibebenta ang mga loots na nakukuha mo kung wala naman trade system dito sa laro? Tulad ng trade system dati sa Ragnarok PC. Ang ginagawa nila dito, guys, ay binibigay nila yung mga mats through gift. So basically, i-add mo na nila as a friend yung pagbebentahan nila and then i-chat nila ng 5 times to get 5 hearts. Kasi itong 5 hearts na ito, ito ang requirements para pwede na nilang i-gift yung player na yon. And then sa isang araw, pwede silang mag-gift ng 20 times lang. So 20 times. So ideally dito, guys, dapat madami kang account. Para kung kunyari, ang bibili sa'yo ay may order na 100 pieces na Jollibee. And kailangan nila ng ASAP. Kailangan na nila ngayon na, now na. So pwede mo silang bentahan gamit ang 5 mong account. So bawat account mo, tigbe 20.
diba? So 5 times 20, that's 100. So again, itong pangalawang paraan ay magandang investment din. So gagawa ka ng maraming alt farmer accounts. Okay, so anyway guys, good luck sa ating lahat. Lalo na sa pagdating ng Ragnarok Origins. Sana mag-enjoy tayo sa laro and at the same time, kahit pa paano kumita tayo ng pera. Diba? Hindi naman sa mukha tayong pera, pero parang online job na rin. Okay, so anyway guys, kung interesado ka pa sa mga Ragnarok contents, click mo lang yung subscribe at sana madami ka pang matutunan sa aking channel. So maraming salamat po at happy gaming sa ating lahat. Thank you guys!